Hello mga bossing, welcome back to my channel. Marami pa mga bossing ko ang nakakaranas na ng krisis bagamat hindi pa po pumapasok ang August 16 hanggang September 14 na tinatawag ng Ghost Month mga bossing. Dapat ay alam niyo po ito. Ano po ang mga simpleng mga bagay na dapat ay dalahin po natin bago sumapit mga bossing ko ang tinatawag na Ghost Month? At kung ano po yung mga damit na dapat ay huwag po nating susuotin sa mga araw na yan sa August 16 hanggang September 14 mga bossing. Ngayon pa mga bossing, unang-una dapat magdala ka mga bossing ko ng simpleng bawang. Isang butil lang sapat na mga bossing. Isang butil na bawang at ganun din po mga bossing ko ang kapangyarihan ng ating asin mga bossing. Yan. Ito yung ating asin. Yan. Kaparanggot lamang mga bossing. Dadalhin mo ito palagi saan man kayo tutungo sa mga panahon na yan na tinatawag na ghost month para hindi ka makaranas ng krisis. Ito pa mga bossing ko ay makakatulong upang sa ganon, instead na kamalasan, ay puro kaswertihan naman ang darating. At ganoon din mga bossing ko, i-mindset nyo na kayo suswertihan ha. Kasi kapag nasa isipan nyo na malas, or kaya po daing nandaing kagaya nga po, may narinig nga po ako na dapat po daw ang July ay ang karugtong na ay September dahil krisis nga daw po ang buwan ng Agosto. Masasabi ko lamang kung ang naka-mindset sa inyo nga pong isipan, naka-mindset na kayo ay swerte. Swerte po ang darating. Pero kung nasa isipan ninyo, nako yan na naman ang Agosto, malas na naman, nako mga bossing, malas nga mga mangyayari. Kaya makapangyarihan ang ating isipan. Kaya ang lagi natin sabihin, swerte po tayo at hindi po tayo malas mga bossing. Ngayon po mga bossing, ngayon darating ngayon na ghost month, kayo po ay humarap po, halimbawa napalod nyo to, ngayong araw na ito, o wala pang 16, mag-wish ka na, harap ka na sa may silangan, sabi niyo po sa pamamagitan nito, instead na kamalasan ay puro kaswertehan ang darating sa akin. Ganun ang mga pag-wish mga bossing ko na walang gamit na sana direct to the point. At pagkatapos ito mga bossing ko ay isiksik niyo po ito sa inyo pong bulsa. Makakatulong po ito upang sa ganun, instead na ikaw ay malasin ay puro swerte naman ang darating. Proven po ito mga bossing basta't may 100% kang paniniwala sa mga gatong mga pamamaraan. At pagkatapos mga bossing ko, wag na wag kang magdadamit ng kulay puti at ganun din po ang kulay itim. Huwag muna. Pero pag natapos na September 15, pwede na yan. Kasi hanggang 14, 15, pwede ka na magsuot niyan. Pero huwag na huwag ka. Dito po sa amin mga bossing ko, may rules dito. Lalo-lalo na kapag Monday. Kasi pampaswerte nga po ang ati pong hase mga bossing ko, ay bawal sa amin magsuot tuwing Monday at unang araw ng buwan ng kulay itim. Dapat po ay pula or kaya ay dilaw mga bossing. Dahil yan po mga kulay na yan ay nagtataboy ng kamalasan at nag-a-attract ng swerte. Lalo-lalo na ang mga tinatawag na ghost month dahil yung mga espiritong ligaw na hindi matahimik mga bossing. Ay yan po mga bossing ko ay maaaring sumunod sa inyo, maiuwi nyo sa inyong tahanan hanggang mapasin ninyo na parang nalulubog sa mga pagkakautang, hindi nakakabayad sa mga pagkakautang or kaya po panayutang na lang yung ganon. Tapos yun nga po, hindi ka na makaipon. Sobrang crisis ng mga pinagdadaanan, para hindi nyo po yung pagdaanan, subukan nyo po itong gawin mga bossing. At yun nga po, iugaliin ang araw-araw ng pagsasabi na magkakaroon ako ng maraming benta, ngayong araw na ito ako ay suswerte, ngayong araw na ito makakamit ko lahat ang aking mga pinapangarap, magkakaroon ako ng maraming pera, ganon mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po naniwala at naisyo po itong gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, hindi kayo magsisisi. Proven po ito na napakaswerte, kaya kung kayo po naniwala, asya, good luck po sa ipo lahat.